Hello, mga kapadyak. Good day sa inyo lahat. Good news. Hawak na natin yung training program na galing kay Coach Cado na nire-request ninyo. So, ipapaliwanag natin para maliwanag or malinaw. Ito po yung program. So, para mas maintindihan ninyo, explain ko sa inyo yung mga rules, techniques, and tactics of training ni Coach Lucinito Santos. Kung ready na kayo, mga kapadyak, umpisahan na po natin. Okay, mga kapadyak, mapapansin ninyo, meron tayo dito nakalagay na training zone, cadence or RPM, distance, kilometer, heart rate, BPM. Sa training zone, may nakalagay na RE or recovery ride, E1, maintain, E2, threshold, aerobic, SE, strength endurance, E3, develop, TE, team endurance, E4, anaerobic threshold, and the last, E5, lactate tolerance. Now, kung ikaw ay mag-recovery ride, pag-usapan natin yung cadence, distance, and heart rate. Ang cadence ng recovery ride ay naglalaro sa 80 to 100. Ang distance naman ay nasa 30 km to 60 km. Ang heart rate mo dyan dapat ay nasa 120. Kung ikaw naman ay mag-endurance 1, ang cadence mo dyan ay naglalaro sa 90 to 100. Ang distance na tatakbuhin mo ay 60 to 260 km. At ang heart rate mo dapat naglalaro lang sa 120 to 130. At kung ikaw naman ay mag-E2, endurance 2, threshold aerobic, dapat ang cadence mo dyan ay nasa 90 to 110. Ang distance na iyong tatakbuhin ay mag-umpisa sa 20 km or aabot ng 60 km. Ang heart rate mo dyan, BPM, is maglalaro sa 130 to 150. Kung ikaw naman ay mag-ESE o strength endurance, ang cadence mo ay maglalaro lamang sa 60 to 90 at ang distance na tatakbuhin mo ay 5 km to 20 km at ang iyong heart rate BPM ay maglalaro sa 150 to 164 heart rate. At kung ikaw naman ay dadako sa endurance 3, develop, 90 to 110 ang cadence, 5 to 20 km ang distance, ang heart rate ay 150 to 164. Team endurance, 110 to 140 ang cadence, 5 km to 20 km ang distance, at 150 to 164 ang heart rate. At kung ikaw naman ay mag-endurance 4, anaerobic threshold, 90 to 110 ang cadence, at ang distance ito ay 3 to 5 times na 1 to 4 kilometer. Ibig sabihin, hindi mo ito gagawin ng straight. Gagawin mo ito ng 3 hanggang 5 beses at ang distance mo ay maaaring mag-start sa 1 kilometer to 4 kilometer. At sa pakitan niyan ay mayroong recovery ride. Ang heart rate mo dapat ay nasa 164 to 178. Diyan lang dapat naglalaro. Yun namang E5 o lactate tolerance, 90 to 110 ang cadence. Gagawin mo ito ng 5 to 10 times sa distance na 200 to 500 meters. Interval po ito, mga kapadyak. So, gagawin mo ito ng 5 times kung beginner ka, 8 times kung malapit ka na lumaba sa competition at mataas ng fitness level mo. Pero ginagawa ito ng mga po ng 15, 20, or 25 times kung sila po ay nag-i-interval. Ang heart rate mo dyan ay 178 to 188. At mayroong isa pang lactate tolerance na interval
na mas maraming beses mong gagawin yan. Hindi lang 5 times, hindi lang 10 times. At maaari ang iyong heart rate ay umabot ng 188 to 200. So sa mga may edad na, mahirap nyo na po itong magawa, itong 188 to 200 na heart rate. Kasi sabi niya ni coach, kung ikaw ay 40 years old, ang maximum na heart rate na kaya kasi ng isang tao ay nasa 240. So kung 40 years old ka, less mo yung 40 na edad mo, nasa 200 lang ang maximum na pwede mong magawa. Pag lumagpas ka pa ron, medyo delikado na yon. Lalo na sa mga 50, 60, delikado na, nakakamatay po yun mga kapadyak. So ito yung ating rules and techniques and tactics of training. Yan po yung mga code sa cycling. So bago tayo dumako doon sa training program na ibibigay po namin sa inyo sa mga next video po natin para mas maintindihan ninyo yung mga code, yan po yung rules, techniques, and tactics of training na isinasagawa po sa mga pro. Ayan po yung mga code, mga kapadyak. So I hope na mas naintindihan po ninyo ngayon yung sinasabi ni coach noong nakaraang nagkaroon kami ng interview sa kanya. Yung ipinakita po niya sa atin. So maraming salamat mga kapadyak at sana ma-apply po natin ito, itong mga program na ito at makatulong po sa inyo. Sa lahat ng mga gusto magpabati, ilagay niyo lang po yung mga pangalan po ninyo sa comment at sa next video po natin, babasahin po natin lahat ng mga magpapa-shoutout. Maraming salamat mga kapadyak. Have a nice day.